Sajid Mayo, ano kaya kung ikaw ay operan na maging state witness para hindi ka na makulong at makulong na lang yung mga taong malalaking isda na nasa likod mo? Papayag ka ba? Mga police personnel na sa listahan ni PRRD na involved sa at yung po i-recruit para to go after policemen who are involved in. Hindi ko alam kung sinong genius ang may pakana nito. Siguro mas matalino pa to kay Einstein. What the heck? Bakit ka mag-recruit ng police na involved sa droga para gawin mong asset para mag-infiltrate sa loob ng sindikato ng droga? Nang matanong ni Senator Tulfo ang mga police na kung sino ang nagbalik kay Sergeant Mayo sa pwesto matapos itong itapo ni Duterte sa Mindanao, tikom ang kanilang bibig. Isa sa hinala ng mga senador na posibleng nasa likod ni Sergeant Mayo ay ang kanyang boss sa PDEG na si Police Lieutenant Colonel Arnolfo Ibanez. Si Ibanez daw kasi ang kumuha kay Mayo para maging miyembro ng PDEG, pero itinanggi naman ni Ibanez na may kinalaman siya sa umano'y cover-up. Maging ang sinibak na si dating PDEG Chief Narciso Domingo, itinanggi ang akusasyong pinigilan niyang arestuhin si Mayo. Sinabi po niya, sir, na huliin si si Sergeant Mayo, sir. Alam ko, sir, na andun lang si Sergeant Mayo, sir, sa labas ng WPD landing, sir. Kaya pag alis po, sir, ni General Santos, sir, sinabihan ko, sir, si Sir Domingo, sir, sir, anong next na gagawin natin? Sir, ang sabi ni Sir Santos, sir, huliin na si Sergeant Mayo. Pero ang sabi sa akin, sir, Sir Domingo, hindi na kailangan. Sa kabila niyan, aminado naman si Domingo na mayroon silang pagkukulang. Giit pa ni Domingo, walang kinalaman sa kahit anong cover-up si dating PNP Chief Rodolfo Azorin Jr. Nabanggit kanina si Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez yung tactical decision ng mga higher-ups niya na parang kine-question niya, I see where he's coming from. Kasi nga po, itong Oplan Ninja, isa sa mga objective nitong Oplan Ninja, yung hulihin yung mga ninja cops, ay mag-recruit ng mga police personnel na involved sa drugs. In fact, nakalagay pa rito, mga police personnel na sa listahan ni PRRD na involved sa drugs, at yung po i-recruit para to go after policemen who are involved in. Hindi ko alam kung sinong genius ang may pakana nito. Siguro mas matalino pa to kay Einstein. What the heck? Bakit ka mag-recruit ng police na involved sa droga para gawin mong asset para mag-infiltrate sa loob ng sindikato ng droga? E di, kikita lang to, ang gagawin lang itong tiwaling police na ito na involved sa droga, e di lalo magkakamkam ng pera para kumita sa droga. Ang gagawin niya, magbibigay siya ng information 50% para pakinabangan ng gobyerno, yung 50% pakikinabangan niya. This is bullshit. I'm sorry, this is out of this world. Nangyari na nga. Kaya nga, Oplan Ninja. Sino nga po itong genius na may pakana nito ng Oplan Ninja na mag-provide opportunity to all police personnel including the PRD list to restore themselves in order to prove that they can still be trustworthy? How can you trust these people na involved na sa droga? You can no longer trust these people. Kaya nga, genius po ito. Oh, bigyan dapat ito ng medalya. Saan ba ito? Sino bang may pakanan? Kaninong panahon yan, yung Oplan Ninja? Sinong gumawa yan? Please, General Corda. Sir, if I may, sir, being the new Chief PNP, this is my first time to hear about that Oplan Ninja, and I'm very much interested to have a copy of this so that I may have lead kung anong makukuha natin dito, sir, and it may help us in cleansing the rank of the PNP, sir. Mali talaga yan. Ako mismo nagulat bakit yung mga ninja cops na tinapo natin sa Mindanao, pinabalik lang dito para mag-operate. Sabi ko, mali talaga yan. Pero on the other hand, giving second chance to these people to prove their worth, to prove na talagang nadamay lang sila sa listahan at they want to reclaim their dignity, hindi naman siguro masama na bigyan ng second chance itong mga tao na ito. Pero provided na maganda yung supervision na
itututok mo dito. Pero yun nga, nangyari is the yung expectation mo was different from what was happening in reality. Na instead na magbago sila, ako, in fairness, I can cite you some officers na nasa PRRD list, watch list, na tinapon natin sa doon sa Mindanao, na ngayon are, they are doing well with their careers. Talagang pinrobe nila na hindi sila ganun kasama as reported before. Kaya nga, maraming official dyan na nagbago, nakita ko. Sabihin ko nga sa'yo, I can give you one example. Yung RD ngayon ng Region 13. Sino yung RD ngayon ng Region 13? Si General Paul Labra. Nasa listahan yan ngayon, noon. Dahil nga, by association, kasama siya doon sa listahan. Pero nung binigyan siya ng second chance na magpakita ng gilas sa kanyang trabaho, he delivered. At ngayon, he's performing very well. Magaling na official. Maganda yung performance niya. So, hindi rin masama talaga kung bigyan na si Kansas yung official para ipakita yung kanyang yung matino na side ng kanyang pagkapulis at nagdi-deliver naman. So, Mr. Chair, wala mali ang magkabaliktaran sa expectation ang nangyari. Mr. Chair, I fully agree with you. Give people the second chance. On the other hand, marami pa naman dyan mga matitino na pwedeng kunin. Na sigurado tayo dahil matino, gagawa ng katinoan. Ba't pa tayo kukuha ng taong baluktot? Gagawa yan at the big possibility na gagawa siya ng baka baluktotan. Anyway, medyo malis ko lang po ng konti, Mr. Chair, with your indulgence. Kasi kanina sinabi ng ating good general ng DIDM, si General Eliseo Cruz, na 200 all in all 270 personnel ang nakasuhan ng DIDM. And out of these 270 personnel ng PDEG, 43 ang na-recall yung firearms. Ano nangyari po doon sa 227? Hindi ba na-recall yung firearms nila? Kasi po, binanggit niyo po, 48, 18, 37, 49, 11, 45, 4, 43, 15. So 270 all in all. Your Honor, there are only a total of 49 PNP PDEG personnel who were charged administratively and criminally. Only 49 were charged. Yes, sir. So out of 270, only 49. So ibig sabihin na dismiss yung case against the others. No, sir. What I mentioned a while ago are the different cases against this 49 PNP PDEG personnel. So kaya ko, sir, minention ang different numbers, less than 49, because there are PNP PDEG personnel are facing different charges. Ulit. Yes, sir. Okay. Dalawa na lang po, Mr. Chair. Nabanggit din kanina ni General Eliseo na magkakandak ng lifestyle check sa mga PDEG personnel or sa drug enforcement unit, mga members, and I agree with you. On the other hand, gusto ko pong makadagdag sana, Mr. Chair, and palagi ko na sinasabi ito, even in my program, also wanted sa radio, and I think during the last hearing, I did mention about this. Hindi lang dapat lifestyle check para masiguro or at least not siguro mabawasan yung posibilidad na ma-involve sa droga yung mga pulis. Bukod po sa lifestyle check, dapat meron po yung periodic random drug testing. And then dapat po may tinatawag na reshuffle. Hindi po pwedeng tumagal sa tour of duty ang isang anti-drug personnel ng 3 years, 4 years. Kasi familiarity bridge contempt. Sa sobrang tagal na niya dyan, maging kaibigan niya, maging friendship na niya, itong mga loko-lokong nasa drug syndicate. So dapat may limit. After 2 years, alis na siya. Assign siya sa iba, Mr. Chair. And then on top of that, kailangan din siguro, bago siya mabigyan another year, i-renew yung contract niya for another year, he has to undergo a polygraph test para i-check yung kanyang pagkatao kung siya ba'y gumagawa pa na mabuti o hindi. And lastly, kung pwede, i-undergo siya ng neuropsychiatric exam. Kasi baka nagbago na yung psyche niya, yung kanyang pananaw, yung kanyang ugali. Mahuhuli yan sa neuro exam, sa neuro test. Mr. Chair. I would like to request Senator Tolpo to give us in writing yung mga suggestion mo. Bigyan natin sa COMSEC para ikuha natin yan sa ating committee report. Thank you, Mr. Chair. Yung lahat ng mga suggestions mo.
recommendations. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you for that. And anyway, to illustrate no your point, Senator Tolpo, yun na nga ang nangyari, yung sinabi mo na imbis na makatulong, mas lalo pang kumita at lumawak yung kanilang sindikato. Just to illustrate my point, bigyan kita ng example. Ito si Colonel Ibanez. He was listed before sa PRRD watchlist. Ngayon, tinap siya ng PDIG. Inassign sa PDIG. Pero may collateral yung kanyang assignment. Sabi niya, during the last hearing, maging effective daw siya kung gawin siyang operative ulit ng PDIG kapag may sama niyong kanyang trusted man. Trusted man in the person of Master Sergeant Mayo. So yun, si Mayo, ni-recall doon sa Basilan or sa ambanda sa BARM, dinala dito, binalik sa PDIG, pina-operate. Ang nangyari, one ton of shabu. Yung sabi mo, Mr. Chair, Mr. Your Honor, na lifestyle check for the record, tanungin kita, Mayo, tanggalin mo yung kwan mo. Do you have an offshore account na pinag-aari ng Chinese at you are made as a co-depositor? For the record, yes or no? No, Your Honor. No, Your Honor. Thank you. Hindi ka ba nag... Okay. Hindi ka ba nagdi-deposit ng pera doon sa mga bank accounts ng mga nakakataas sa'yo na opisyal? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Yun na. Tapos tayo dyan. Mr. Okay. Chair. Colonel Ibanez, for the Mr. record, Chair. Do you maintain an offshore bank account? Negative po. Whether as a main depositor or co-depositor? Wala po akong ganung account, Your Honor. Wala? Liban sa payroll at saka yung personal. Thank you. General Domingo, do you maintain an offshore bank account? Negative po, Your Honor. Thank you. Ikaw, General Gonzales, do you maintain an offshore bank account? Negative, Your Honor. Ikaw, former Chief NP, do you maintain an offshore bank account? None, Your Honor. Thank you. Mr. Chair? Yes, go ahead. In line with your questioning. Go ahead. May tatanong ako isang tanong kay, Master Sergeant. You're under oath, right? Yes, Your Honor. Na-oath kasi under oath siya. Ikaw ba ay bagman ng ilang mga matataas na opisyal sa PNP? No, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Wala kang tinatagong blue book? No, Your Honor. So wala kang pinagpapasahan? No, Your Honor. So paano kung later on lilitaw na ikaw ay nagdi-deliver ng pera sa ilang matataas na opisyal sa PNP, ikaw ay makukontem at di ka makukulong sa ilalim sa baba ng Senado? You know that, right? Walang ganon, Your Honor. Hindi. Kaya nga, naiintindihan mo yun? Yes, Your Honor. Okay. Yun na po, Mr. Chair. Sana walang lumutang later na information Chair, about that. Thank you. Thank you, Senator Tolpo. Senator Jingo Estrada, you have the floor. I was informed that Sergeant Mayo and Colonel Ibanez were in the drug list of the former administration, of the Duterte administration. Am I correct? Yeah, correct, Your Honor. Correct. Bakit inilipat pa rito sa PDIG kung nasa watch list na itong mga official na ito? The reason being is that tingin ng PNP, itong mga tao na ito ay maraming alam. Kung gusto natin ng accomplishment, mas madali tayo makapag-accomplish kapag itong mga tao na ito gagamitin natin sa operation dahil pasok na ito sa sindikato. Hoping na yung loyalty nitong mga tao na ito ay nasa PNP na. Wala doon sa pera, wala doon sa droga. Kaya minabuti ng PNP na gamitin natin ito para makapag-accomplish tayo. So, ganun po yung mindset ng PNP, Your Honor. Pero
pero pumalpak. Ay mas lumakas ang loyalty ni Mayo doon sa pera at sa Cebu kaysa PNP. Pero Mr. Chairman, tumama yung pananaw ng PNP na makukuha nila yung droga. Maganda sana. Tama sila sa ano. At maganda na sana yung accomplishment na dungisan lang lalo, no? Yun, nakuha Sergeant na Mayo. Tama sana, yeah. Sergeant Mayo. Yung tinatanong ka nila Senator Tulfo, nakakasagot ka yes or no, opo, opo. Nung tinanong ka ni Mr. Chair, ni Senator Bato, kung ikaw ay nagdideposito ng pera sa mga ibang tao, you invoke your right to self-incrimination. Why is that so? So ibig sabihin ng totoo? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. So that is true. Hindi naman kami mga tanga rito eh. Because during the time when I investigated AFP generals, ganun din ang sinasagot sa akin. I invoke my right to remain silent. I invoke my right to self-incrimination. And it happened. And it so happened, it turned out to be true. Why are you always invoking your right? Your Honor, I already facing criminal charges, Your Honor. Mr. Chair, wala tayong mahihita dyan kung ganyan-ganyan sagot niyan. Pero Mr. Chair, makasingit. Ganyan doon tinatanong. Yes, thank you, Senator Jinggoy. The indulgence of Senator Jinggoy. Related to sa tanong ni Senator Jinggoy, na sabi niya, as yung tanong po niyo, na kung meron siyang dinidepositohang pera, bank account ng mga tao, official kung sino, sabi niya invoke the right to self-incrimination. Doon yung tinatanong ko no, kung siya ba'y bagman ng ilang official ng PNP. Maaaring nga, baka pagkaintindi mo, ikaw may daladalang bag ng mga PNP. Hindi ibig sabihin ng bagman, tagadala ka ng bag, tagabigay ng pera. So, yun na yun. Dumuduktong sinasabi niya invoke to self, right to invoke against self-incrimination. So, kaya ayaw masagutin nyo na ikaw ay bagman o ikaw ay nagbibigay ng pera sa mga matataas na nag-i-endorso ba, nag-i-intrega. Alam mo yun? So, ayaw mo sagutin yun. Yeah. Kaya nga, Senator Tulfo, tanungin natin ulit ito. Tanggalin mo yung mask mo. Yung isang tuniladang siyabo na nahuli sa'yo, ikaw lang ba talaga ang involved doon at si Atadero? O meron pang iba? Your Honor, I invoke my rights. To remain silent. Sige, kargahin mo yung buong kasalanan na ito. Yung mga kasamahan mo ngayon, o yung mga tao na sa taas mo, tawa ng tawa ngayon. Sige, aminin mo lahat yan. Baka nabubula ka lang nila ngayon na sinabihan ka lang na just remain silent. Marami tayong pera na naimbak ngayon. Kayang-kaya namin suportahan ang pamilya mo habang nakakulong ka. At pagkatapos, makakalabas ka rin. Kaya namin magbayad sa piskal, kaya namin magbayad sa judge para makalusot ka sa kaso mo. Baka yan ang pambubura na binigay sa iyo ng mga kasamahan mo. Tiisin mo lang yan. Angkinin mo lang lahat ng kasalanan dyan. Pero the whole world doesn't believe in you. Alam namin na isang tuniladang siyabo hindi kayang itago, i-maintain ng isang master sergeant lamang. You cannot fool me. You cannot fool this committee. Kaya, tago ka ng tago. Dinidipinsahan mo yung makasamahan mo. Ayaw mong sabihin ngayon, sige, magdusa ka. Akala mo, yung pambubula sa'yo, totoo yan? Ha? Baka, yung mga gunman nga ng pumatay kay Digamo, nagsipagbaligtara na eh. Kahit anong bula doon sa ginagawa ng mastermind nila sa kanila, nagbabaligtara na. Ikaw pa kaya? Na ginamit ka lang dito? Sige. You remain silent. I respect your right to remain silent. Pero nobody believes in you na ikaw lang ang may kinalaman dito. Mr. Chair? Yes, go ahead. Senator, I ask, Mayo? Mayo, naniniwala ka ba na ikaw ay walang kasalanan dito?
Your Honor, I invoke my rights to remain silent. Oh, di may. So, hindi ka na ni. Wala talaga, wala. Mr. Chair, pwede mo kasi. Anyway. Yes, Senator. Sergeant Mayo, ano kaya kung ikaw i-operan na maging state witness para hindi ka na makulong at makulong na lang yung mga taong malalaking isda na nasa likod mo? Papayag ka ba? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Sige, hintayin mo na lang yung sa korte ka na lang magsalita. Mr. Chair. Yes, go ahead. Dito naman tayo kay Colonel Ibanez. Ayaw niya magsalita eh. Sige, go ahead. Colonel, naniniwala ka ba hindi kaya mag-isa ni Sergeant Mayo? Na merong taong nasa likod niya o mataas na opisyal na nasa likod niya? Hindi ko po alam, Your Honor, kung ano yung totoong nangyari niya. No. Ang tanong ko sa iyo, isang Master Sergeant, kaya ba niya na mag-isa mag-operate? Makakuha ng 1,000 tonelada ng shabu? Hindi po ako makapag-sabi, Your Honor, kasi hindi ko po alam yung circumstances ng... Hindi mo alam ang? Hindi ko po alam. Ang? Na, yung kung paano dumating yung 990, Your Honor. Di ba ikaw ang hepe niya? Yes, Your Honor. Oh, hindi mo alam ang trabaho niya? Di ba ikaw ang nag-request na... Yes, Your Honor. Na-request ko siya nung time na... Magkaroon ako ng order papuntang PIDIC. O, hindi mo alam ang trabaho niya? During that time, Your Honor, yung kung ano yung kwan dyan, is di ko alam, Your Honor. Wala kang alam sa trabaho niya? Wala. Ikaw ang nag-request na ma-reassign siya sa department mo, sa PIDIC? Yung particular na situation, Your Honor, hindi ko alam. So he did not inform you? Hindi po, Your Honor. Na may operation, gano'n? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po alam, Your Honor. Why did you not inform your chief, Mayo? Ba't hindi mo siya in-inform na may operation? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Sagot mo? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Tangin ang yan. Thank you, Senator Jingoy. Colonel Ibanez, tama, correct ba na meron kayong hinuling shabu doon, mga Chinese doon sa EDSA, particularly sa may lecture kung saan dineclare ninyo around 60 kilos, kasama pa si Secretary Benhur Abalos nung pinamidyan nyo yung accomplishment niyo na yon? Lecture, Your Honor, sa INLEX, meron, Your Honor. Sinong suspect doon na nakuha nyo? Dalawang Chinese personality, Your Honor. Sana sila ngayon? Nasa Pampanga jail, Your Honor. Ilang kilo ang ng shabu ang dineclare nyo doon? Total of 60 kilos, Your Honor. Ilan? 60 kilos, Your Honor. 60 kilos? Ilang kilos ang hindi nyo dineclare? Lahat po yun, Your Honor, na-declare. Wala po kaming tinabi o whatsoever. It was properly inventory, Your Honor. According to PDEA, yung shabu na nahuli doon sa bata mo na si Mayo, doon sa WPD Lending Center, ay part yun doon sa accomplishment niyo doon sa lecture in Licks. 60 kilos lang dineclare nyo, ang malaki tinago ninyo. Is that correct? Hindi po totoo yun, Your Honor.